Good vibes only para akit swerte. Eto na naman po, pinakasikat na channel natin dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto. Lahat ng matutunan ay malaginto. Sari-saring bagay ba naman kasi, ang nais mong malaman dito masaksi. Lahat ay importante, di maitabi. Balik na pang umaga sa iyong gabi. Hello at welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang video na ito ay tungkol sa 20 pinakamakapangyarihang mga diyosa sa mitolohiya. Kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Ang mga mitolohiya mula sa iba't ibang mga kultura ay may mayamang mga hanay ng mga Diyos na pinakauna at pinakamakapangyarihang mga nilalang. Kasama na dito ang mga diyosa na responsable para sa paglikha at pagkawasak ng universo. Ang mga diyosa na ito ay bahagi ng isang mas malaking hanay na binubuo ng mga diyos ng langit, lupa at tubig. Ang unang diyosa natin ay si Aphrodite. Si Aphrodite ay isang sinaunang diyosa ng Griego. Siya ang diyosa ng pag-ibig, kagandahan, kasiyahan, at pagsanay. Nakilala siya sa planetang Venus na pinangalanan pagkatapos ng Roman god na si Venus. At ang mga pangunahing simbolo ni Aphrodite ay may kasamang myrtle, rosas, kalapati, maya, at swans. Walang lalaking makakalaban kay Aphrodite nang suot niya ang kanyang magic girdle. Ganyan siya ka makapangyarihan. Ikalawang diyosa ay si Artemis. Siya naman ang diyosa ng pangangaso. Siya rin ang diyosa ng panganganak at tagapagtanggol ng mga batang babae. At si Artemis, meron siyang kakambal na si Apollo. At katulad niya, si Apollo rin ay tagapagtanggol ng mga batang lalaki naman. Pangatlong diyosa ay si Bast. Si Bast ay isang diyosa ng sinaunang relihiyon ng Ehipto na sinasamba pa noong 2nd dinastiya. Siya ang diyosa ng pakikidigma sa mababang Ehipto, ang rehiyon ng delta ng Nile River bago ang pagsasama ng mga kultura ng sinaunang Egypt. Si Bast ang sikat na diyosa ng pusa. Protektado niya ang mga buntis at mga bata. Ikapang-apat na diyosa ay si Ceridwen. Si Ceridwen ay isang enchantress mula sa mitolohiyang Welsh. Siya ay itinuturing na isang babae na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at mahika. Napuno niya ang kulturang Welsh at Irish bilang isang sagisag ng karunungan at muling pagsilang. Si Ceridwen
ay isang babae na may mabangis na mahiwagang talento. Ang kwento ni Sir Edwin ay kawili-wili tungkol sa kanyang sarili at higit pa tungkol sa mga batang ipinanganak niya. Panglima ay si Diana. Siya ang diyosa ng pamamaril, buwan at kalikasan sa mitolohiyang Romano na nauugnay sa mga ligaw na hayop at kakahuyan at may kapangyarihang makausap at makontrol ang mga hayop. Kilala din siya bilang birhen na diyosa ng panganganak. Ikapang-anim ay si Ereshkigal. Siya ang reyna ng underworld. Diyosa ng Atalo, ang lupain ng mga patay at alaala ng mga ninuno. Ereshkigal. Kapito ay si Frigg. Siya ang diyosa ng kasal, panganganak, pagiging ina, karunungan, pamamahalan ng sambahayan at paghabi at pag-ikot. Sa halos lahat ng mapagkukunan, inilarawan siya bilang asawa ng diyos na si Odin. Ikawalong diyosa, Gaia. Siya ay ang personifikasyon ng daigdig. Diyosa ng daigdig at propesiya. Si Gaia ang ina ng lahat ng buhay. Ang kanyang katumbas sa mitolohiyang Romano ay si Terra. Sunod naman ay si Hathor. Karaniwan siyang itinatanghal bilang isang babaeng may ulo ng baka, may tenga ng baka, o simpleng nasa forma na baka. Siya ay sinasamba ng mga maharlika at mga karaniwang tao, at sa mga kwadro ng libingan, madalas siyang itinatanghal bilang may bahay ng kanluranin. Tinatanggap ang mga patay sa susunod na buhay. Ikasampo, Hela, ang nakakatakot na diyosa ng lupain ng Nordic ng mga patay. Sa Norse mythology, si Hela ay may magkaibang pinagmulan at layunin bilang diyosa ng ilalim ng mundo. Ngunit sa modernong panitikan, tulad ng mga kathang-isip na comics, pelikula ng Marvel, si Hela ay inilalarawan bilang kontrabida na diyos sa halip na isang diyosa. Ikalabing isa, si Inanna. Si Inanna ay sinaunang Sumerian na diyosa ng pag-ibig, kagandahan, kasarian, pagnanasa, pagkamayabong, giyera, labanan, hustisya, at kapangyarihang pampulitika. Kilala siya bilang Queen of Heaven at naging patron goddess ng Ina Temple sa lungsod ng Uruk, na siyang pangunahing sentro ng kulto.
12, si Iris. Kilala siya bilang isa sa mga diyosa ng dagat at kalangitan. Si Iris ay kinakatawan alinman bilang isang bahaghari o bilang isang magandang batang dalaga na may mga pakpak sa kanyang mga balikat. Ikalabintatlo, Kali, isang diyosa na Hindu. Ang pinakamaagang hitsura ni Kali ay isang tagapagwasak ng masasamang puwersa. Si Kali ay isa sa mga 10 Mahavidyas, isang pangkat ng mga diyosa ng Tantrik. Ikalabing-apat, Lakshmi. Si Lakshmi ay isang diyosa ng kayamanan ng kayamanan, kapalaran at kaunlaran. Siya ang asawa at Shakti ni Vishnu, isa sa mga pangunahing mga diyos ng Hinduismo at ang kataas-taasang pagkatao sa tradisyon ng Vaishnavism. Kalabinlima, Maat. Ang Maat ay tumutukoy sa mga sinaunang konsepto ng Egypt. Ito ang konsepto ng katotohanan, balanse, kaayusan, pagkakasundo, batas, moralidad at hustisya. Si Maat din ang diyosa na nagpersonipikado sa mga konseptong ito at kinokontrol niya ang mga bituin, panahon, ang mga aksyon ng mga mortal at mga diyos na nagdadala ng kaayusan mula sa kaguluhan sa sandali ng paglikha. Kalabing-anim, Minerva. Si Minerva ay ang diyosa ng Roma. Siya ang diyosa ng karunungan, gamot, komersyo, mga gawaing kamay, diyosa ng tula, diyosa ng mga sining sa pangkalahatan, at siya rin ang diyosa ng giyera. Ikalabinpito, Ostara. Siya ang maiden goddess, puno ng potensyal na kumakatawan sa pagkakataon ng paglaki at muling pagsilang. Ostara. Ikalabinwalo, Rhea. Si Rhea ay isa sa mga Titans na anak na babae ni Uranus at Gaia. Siya ay kapatid na babae at asawa ni Cronus na isa ring Titan. At si Rhea ay kilala bilang Mother of the Gods. Ang sunod na goddess ay si Themis. Siya ang diyosa ng Titan ng banal na batas at kaayusan, ang tradisyonal na mga patakaran ng pag-uugali na unang itinatag ng mga diyos.
at si Themis ay isa ring propetikong diyosa na namuno sa pinakapuno ng orakulo, kabilang ang Delphi. At ang panghuling diyosa natin ay si Venus. Si Venus ang diyosa ng pag-ibig, diyosa ng kasarian, kagandahan at pagkamayabong. Siya ang katapat ni Romano sa Greek Aphrodite. At yan ang 20 pinakamakapangyarihang diyosa sa mundo ng mitolohiya. At kung naghahanap pa kayo ng karagdagang video tungkol sa mga mitolohiyang Griego, mitolohiyang Romano at iba't iba pang araling Filipino, hanapin nyo lang po sa ating playlist. Madali lang dahil nakakategorize ang ating mga videos. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, maaari lang pong mag-subscribe dahil mas marami pa tayong mga aralin sa mga susunod nating videos. Maraming salamat po!